Hi friend, it's ayan time na naman at ngayon meron tayo dito ng tatlong hita ng manok. Ayan, ang lulutuin natin ngayon ay chicken binakol. Kaya tara, samahan nyo na ako. Mga friend, no, ito na yung ating kumpletong sangkap para sa ating chicken binakol. And pasensya na, medyo maingay lang ang ating background ngayon dahil may music at may gumagawa sa ating kapitbahay. So ayan na nga, syempre kailangan natin ng chicken dyan, meron tayong sabaw ng buko dyan, meron tayong papaya, sibuyas, bawang at luya. Mas maraming luya, mas masarap. Meron din tayo ditong matandang sili, charot lang. So, napanat lang siya, sobrang init. Meron din tayong lemongrass, daon ng sili at saka buko meat. Ayan, no? So, parang tinola lang din to mga friend. Kaya lang, kinaibahan lang niya. Imbis na gumamit tayo ng normal na tubig, eh, ang gagamitin nating pang sabaw ay yung sabaw ng buko at lalagyan natin ng buko meat. Kaya, ano pang inaantay natin? Tara na! Ayan, magigisa na tayo. Meron na tayong mantika dyan at lalagyan na natin ang ating bawang. Ayan. Sunod na natin ang ating sibuyas. Ating luya. Patis mga friends, no? So, lalagyan ko rin ng 1/8 teaspoon ng turmeric powder. Lagay na natin ang ating chicken dyan. So yan ang mga friend, nahalo na natin. Yan. Kain lang natin mga 3 minutes. Iwanan lang muna natin dyan yan sa mahinang apoy. At bago natin lagyan ng sabaw. So yan ang mga friend, no, after 3 minutes, ayan na, lumabas na yung juice niya. Yan. Ang kaunting tubig mga friend. Friend, no, yung ating lemongrass. Yan. At ang ating sili. Para maanghang mo siya. Time lang ulit natin kumulo yan bago natin ilagay yung ating sabaw ng buko. So yan ang mga friend, no, kumukulo na at ibubuhos na natin ang ating buko juice. Yan. Oh. Wow! Ang ganda ng kulay, diba? Sinilagyan natin ng turmeric powder. At isasama na rin natin yung ating papaya, mga friends. Wow. Sabay na yan, lalambot, manok at papaya. Sa Batangas, mga friends, ang ginagamit nilang manok is native. Sa Bisaya naman, luluto nila siya sa coconut shell. Sa Batangas, sa bamboo. Diba? Galing. Ako naman, sa Bulacan, sa kawali. Ayan. Dahil lang ulit natin yan lumabot at kumulo. Tapos saka natin pipisahan. So, ayan ang mga friend, no, after 20 minutes, lalagyan na natin ang asin yan. Tsaka, sasama na rin natin ang ating bukong. Wow. Grabe yan mga friend, ang sarap niyan. So yan ang mga friend, no, after almost 45 minutes, ayan na.
ilalagay na natin ang ating dahon ng sili. Iwanan lang natin yan ng 3 minutes, then okay na yan. So, ayun na mga friend, no? Ito na ang ating chicken binakol. Tatawagin ko yan, binukuang manok. Ayan. So, ito yung sabaw niya mga friend. At meron tayong patis na maanghang dito. Tubig na malamig. At syempre, kanin, hindi mo mawala yan. May pongkan din tayo dyan. At ayun na nga po. Special na naman po ang ating araw ngayon dahil meron na naman po tayong ka-online collaboration. Ayan, no? So, sila po ay mag-partner. Ayan. At sila po ay ang Reyna ni Tunye. Ang nasong nga. Grabe. Harap. Grabe, ha? Oo. Tiyati ka maana. Ayun na, late na lang, oh. So, ayun na mga friend, no, nakita nyo na yung kanilang short clip. Yan, no? Kasasarap ng mga hinahanda nilang pagkain at ang sarap din nilang kumain, diba? So, parang relax lang. Yung parang wala, normal lang. Yung parang walang camera, diba? Natural na kain lang, diba? Simple lang sila, no, mga friend? At sila po ay nakabase sa Canada! Yan, no? Dito sa Pilipinas ay tiga Cavite sila. Yan, no? So, yun mga friend, no? Gusto ko lang po ulit pasalamatan yung ating last online collaboration. Lutuin pa chan. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos niya. Ayan. Ate Heart, maraming salamat sa ating online collaboration. And more power, God bless. So, mga friend, tara na at mag-umpisa na tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob sa amin sa araw nito. Basbasan niyo po ang aming kakainin, ganyan din po ang aming pangutan. Basbasan niyo din po ang pamilya ni Reyna ni Tuna. Ito po ay aming hiling at pinakasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amin. Mga friend, napakasarap na ito nung tinikman ko. Kasabawan ko pala yung kanin ko mga friend. Humigop na ako ng sabaw. Hindi ko na mapigilan. Yan. Napaka ano po ng pangalan ng channel nila, Ate Reyna. Kasi ang totoong pangalan ni Ate Reyna is Reyna talaga, di ba? Tapos pangalan ni Kuya is Tunying. Yung palayo niya yon, no? Pero totoo niyang pangalan is Anthony. Napaka-sweet ng pangalan ng channel nila, di ba? Reyna ni Tunying. Ayan. So, pakalambot ng ating chicken. Mga friend, lalagas na siya. Ayan. Sobrang lambot, mga friend, di ba? Unang subo po, mga ka-humble at mga friend, kain tayo. Ang init. Baba ko na, ah. Lalagyan natin buto ko. Buko. Wow. Tamis ng lasa, mga friend. Dahil yung sa buko, diba? Tapos yung papaya. Sarap talaga pag maraming luya, lasang-lasa mo eh. Maanghang-anghang. Papaya.
Para po mas makilala pa po natin ang Reyna ni Tunying, puntahan po natin ang kanilang channel. Like, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga upcoming videos nila. Yan, masisiyahan kayo, promise mga friends. Ang sarap ng mga kinakain nila dyan. Ten years na pala sila sa ano, mga friends, sa Canada. Grabe, diba? Sarap. Grabe. Tapos mga friend, may tatlo silang anak. Ito yan, talagang reyna si ate Reyna. Dahil puro lalaki yung anak niya, tatlo. Kompleto sila. Sobrang bait po nung mag-asawa na yan, si Ate Reyna at si Kuya Tunying, mga friend. Isang, sabi ko lang po, nung nag-chat po ako, pumayag po agad sila. Napakabait po talaga. Ate Reyna, Kuya Tunying, marami pong salamat sa ating online collaboration na ito. Sarap humigop ng mainit na sabaw sa katanghalian, mga friend. Manamis na miss yung lasa niya. Bango-bango pa. Dahil sa tanglad, sa luya. Sobrang lambot. So, pangalawang beses ko nang may nakaka-collab na mag-partner. Ako kaya? Kailan kaya makakasama yung ka-partner? Silin natin, mga friend. Yung green, di siya gano'ng maanghang. Pero sa luya, malalasahan mo yung luya. Sabaw. No, mga friend, na huwag nating kalimutan, Reyna ni Tunying, like, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga upcoming videos nila. And yan po, si ate at kuya, sobrang supportive po niyan. Lagi po yan nandyan sa mga may premiere. Ate Reyna nga pala, mga friend.
mahilig po siya manood ng nagmumukbang. Ayan. At saka, mahilig din po siyang kumain. So, sabi po ng anak niya, bakit daw hindi na lang sila gumawa ng kanilang channel at saka magmukbang din sila, di ba? Ayun. Dahil gumawa sila ng kanilang channel, mga friend. At ayan na. At si Kuya Tunying po yung nag-i-edit ng kanilang video. Swerte po nila, no? Tatlo yung anak niya, puro lalaki. Parang bumabagsak na yung ating ano dito. Hindi ko alam kung bulaklak na o araw, basta nagawa ko lang yan. Pani ko na nga. Maisipan eh. Uling subo po para sa inyo, Ate Reyna at Kuya Tunying. Kaya o kaya to, mga friend, isang subuan? Busin ko lang to, mga friend. So, yun na mga friend, no, huwag natin kalimutan, Reyna na Tunying, like, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga upcoming videos nila. Ayan, at Ate Reyna, Kuya Tunying, maraming salamat po sa ating online collaboration na ito. More power pa po, and God bless. At sa lahat po nang nandito sa premiere na ito, maraming pong salamat sa inyo lahat, at God bless po. And shout out din po sa palaging nakasuporta sa lahat ng Pilipino mukbangers at ASM artists, Kuya Fernan Constantino, salut po kuya, kay Ate Christine Cecil Ugawa, kay Ate Nancy Susan, at kay Mamita Brenny Lagangan. Ayan po, maraming pong salamat at God bless po. And shout out din po sa Team Cutie Pies Power. Ayan, maraming salamat sa inyo sa laging pagsuporta at God bless. So, sa mga bago po dito, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos namin. Ayan. Bye-bye! God bless! See you on next mukbang!